Yo, what's up mga Tropo Pizza? Nga pala ito si Alvin Reyes at meron na naman tayong i-reaction video ngayon mga Tropo Pizza. At ito nga pala yung kay Idol L. Chris na pinamagatan na Hatol mga Tropo Pizza. Noong nakaraang araw pa to pero medyo busy tayo kaya medyo na late. Pero okay lang yan mga Tropo Pizza, mahalaga yung may reaction video natin to at maibigay natin at mapakita natin ang pagsuporta natin sa ating kaibigang si Idol L. Chris. At bago ko nga pala simulan tong pagre-reaction video ko, eh gusto ko munang batiin at congratulate siyempre ang idol natin si L. Chris dahil sa siya sa mga nanalo at nagwagi dito sa palaro ni Kuya Andrew E. dito sa Philippine Rap Olympic 2021 mga trophies dito sa National Rap Category winner. At ay sila, dalawa sila dito. Ngunit si L. Chris ay isa sa mga pinalad. At kaya yun, Idol L. Chris, maraming salamat. At talagang hindi kami nabigo sa talagang inaasahan namin na ikaw ay mananalo at mapipili dyan sa National Rap Category. Idol, maraming salamat. Hindi kami nabigo sa iyo. Congratulations. Doon, dito nga pala, ang ginamit nga pala niyang kanta ay yung inilaban niya. Eh yung siyempre, yung ating na reaction video na moral, mga Tropo Pizza. Eh yung patok na kanta ni Idol L. Chris. At alam nyo yan, mga Tropo Pizza, kung malulupit. At yun, uulitin ko, congratulations sa iyo, kapatid. Talagang deserve mo yan. Dahil alam ng lahat, alam ko, alam natin lahat, na talaga kung gaano ka kalupit. Talagang malupit yung bata na yan. At yun, mga Tropo Pizza, balik na tayo dito sa i-reaction video natin dito sa kay Idol L. Chris na pinamagatang Hatol. Let's go! Di balance ang mundo, hindi lahat ay totoo. Iba't ibang kasamaan, nilalantad na ng gusto. Bakit napakagulo ng sistemang binuo? Yung iba walang respeto na parang hindi na tao. Mamamayan tinatapakan, sinakalpal ng kadena. Di malaya ang hangad ng kumakalamsik. Mura ginagamit propesyon para sa akin ang ng pera. Di madadala sa hukay yan kapag ikay wala na. Bakit maraming hindi marunong makontento? Yung iba kailangan pang umapak ng iba para lang sa pwesto. Yung mga Tropo Pizza, mukhang nakinita-kinita ko na dahil dun sa 39 seconds na yun, eh talagang lumalabas ito ay parang tungkol sa gobyerno, mga Tropo Pizza. Sa mga mayroong posisyon na tao, dahil nabanggit dito yung mga nang-aapak pa, yung mga maliliit na tao. At yun, ang talagang nagustuhan ko dito sa batang si L. Chris dito, kay Idol L. Chris natin. At talaga namang, kumbaga mga Tropo Pizza, hindi ko naman sinabi na yung sa iba'y walang kabuluhan. Pero ang itinutukoy ko dito mga Tropo Pizza, si Idol L. Chris, halos lahat ng kanyang kanta ay talaga namang real talk at may talagang may kabuluhan at may paruroonan itong kanta ng bata. Kaya nakita nyo, hindi nakakapagtaka na siya ay mapili at isa siya sa mga nanalo dito sa palaro ni Kuya Andrew. Talaga namang hanga-hanga ako dito sa bata na to. At ito yung pinakabago niyang kanta, itong Hatol mga Tropo Pizza. At hindi ko alam kung meron nang nakapag-review nito pero siguro meron na dahil alam niyo naman si Idol L. Chris sikat na to. Talaga naman putok na to. Talagang ito ay tumutukoy na naman dito sa nangyayari sa atin. Dito sa ating lipunan, dito sa Pilipinas. Talaga namang real talk na naman to mga Tropo Pizza at diretso natin. Sana matuto na tayo at magbago. Lahat ng tao ay ganun na lamang ang mentalidad. At lahat pagkakitaan para lang makaangat. O wala nang masama kasi lahat humahangad ng karangyaan sa buhay pero di pa rin sapat. Sa pagtakbo taas kamay habang dumadaan sa amin. Bigay lang ng bigay may di malinis na hangarin. Pag-abusong kalayaan yun ang tunay na sakim. Sige tumilak na mulat sa pool maling gawain. At yung mga tropes binanggit dito ni Idol L. Chris. Siyempre, ang mga tao nga naman, totoo naman yun yan, tao, tayo, lahat, gumagawa ng paraan para makaangat sa buhay o kumita ng pera. Talaga naman yan, totoo yan, talagang dahil kailangan ng tao ang pera, totoo yun. Ngunit, ang parang tinutukoy dito ng batang si L. Chris, ni Idol L. Chris, parang bang, dahil sa gusto mong kumita ng pera, yung iba naman inaapakan mo na, parang dito, tinutukoy niya dito yung mga sa gobyerno, may mga posisyon na bumoboto o talagang kapag botohan na kumbaga taas kamay daw yun nga yung sa botohan at talaga namang alam nyo naman pagdating sa botohan ay maraming pangako at alam nyo sa pagdating sa botohan ay talagang
nabibili ang boto ng tao. Parang ibig sabihin niya dito eh, yung hindi naman tunay ang hangarin. At alam niyo naman, hindi yun nilalahat ha. Hindi ito nilalahat ni El Cris at hindi ko rin po ito nilalahat. Ito yung mga posibilidad at may at talagang may katotohanan nangyayari talaga sa realidad ng tao. Mga tropes, ito yung tinutukoy ng bata dito at ito yung parang hangarin ng bata na ipamulat sa atin, sa akin, sa amin, sa inyong lahat, sa ating lahat, kung ano nga ba ang nangyayari sa kasalukuyan o sa totoong buhay. Kumbaga, mga tropes, ayun, dito tayo, balik tayo. Sa opinion ng iba, ang mukha ng pera, nangako nung una, pero ba't walang resulta ang pinakong salita, nagmukha ng propesiya, walang nagagawa, kinukupitan pa ang masa. Yan, mga tropo pits yun, doon sa verse na yun. Parang ibig niya sabihin ni yun, pagkatapos na kayo iboto, o nakuha nyo na yung posisyon na kailangan nyo, yung mga pangako nyo nung eleksyon, nung pangako nyo nung eleksyon, yung mga pangako na inaasahan ng mga tao, ngayon, hindi maasahan o hindi nila makita. Kung ano yung pinaliwanag nyo ng botohan, kung paano nyo na nabilog ang ulo ng mga taong bayan, nung nandun na kayo sa posisyon, ngayon, yung hinihintay nilang mga pangako nyo, hindi nyo na magawa. Hindi po yan nilalahat ni El Cris at hindi ko rin nilalahat yan. Pero yun yung laman ng kanta at yun yung parang ibig sabihin niya na may ilan-ilan merong mga naghahangad ng posisyon sa gobyerno at nung sila'y nakakuha na ng posisyon na yun, talaga namang pagkatapos ng eleksyon, dahil nasa posisyon na sila, yung mga pangakong binitawan hindi nila natutupad. Ayun ang mahirap mga tropa pits yung ganung mga sitwasyon at nabanggit pa dito yung parabang pati yung kaban ng bayan. Yun, diretso natin para medyo malinaw. Tayo nahihirapan sa kahirapan, natagos aming buto maghapong pinaghirapan. Kami dugo at pawis, pinamumuhunan at kayo nagpapayaman sa kaban ng aming bayan. Lumabas na ang amoy na tinago nyo ng todo, itim na ang budino o'y manok ni San Pedro. Patas noon na piso, ngayon para na salibo, kayo dapat kinulong sa ataon na sinirado. Yan mga tropes, yun nga mga tropes, kumbaga ang taong bayan ay nagpapakahirap kumayod pang araw-araw para yung isang araw matustusan ng isang tao. Nagpapakahirap ang taong bayan. Yun ang tinutukoy dito ni Idol El Cris. Tapos kayo na merong mga posisyon. Yung mga posisyon, ganun-ganun na lamang kung nilang kupitin ang pera ng taong bayan, mga tropes. Alam nyo yun, yung sabihin, yung pondo ang tinutukoy dito ni Idol El Cris, mga tropes. Hindi yan nilalahat. Ngunit yan ay talagang makatotohanan sa realidad ay nangyayari mga tropes. Dahil kung mapapansin nyo, yung mga pangako at inaasahan ng tao, hindi nangyayari. Kumbaga merong project na kailangang gawin na inaasahang ipagagawa, hindi magawa dahil nga wala ng pondo. Ang tanong, nasaan nga ba ang pondo? Nung ikaw ay pumosisyon sa lintik na kung anumang posisyon mo ngayon, biglang nawala ng pondo. Nung wala ka pa dyan, marami at meron, marami halimbawa. Kumbaga, meron pansuporta, meron tayong budget, nung dumating ka, bakit biglang nawala? O kung sakaling pinapagawa mo man, kung ano man yung proyekto na yan, bakit hindi matapos-tapos? Dahil nawala ng pera o nawala ng budget, ganun ba? Yun ang tinutukoy dito ni Idol El Cris na nagpapakahirap ang mga taong bayan at nung ikaw ay talagang iponisisisyon dyan, inilagay ka sa posisyon, bakit biglang nagkaganon, nawala ng pondo? Anong ibig sabihin yun? Yung mga ginastos mo nung eleksyon, ngayon, doble triple ang balik sa'yo dahil nandiyan ka na sa posisyon. Ganun ba yun mga tropa pits? Hindi yan nilalahat, ngunit yan ang nangyayari talaga mga tropa pits. At yun yung parang pinamumuka dito ni Idol El Cris na gusto niya maparating sa ating lahat. Him na tinakpan ang mabango na illegal, lutang na ang isipan, tinapoy pa ang moral. Napakaraming pinatay kasama katagdarasal, nagtatago kahit saan, nagpapanggap na rin banal sa mga tao na mahilig mang abuso sa imperyo. At yun namang mga pinalaki ng mga ulo, buhaya sa anyo na nanggaling sa impyerno. Disenyo ang diploma kung hindi ka makatao kay babo. At yun mga tropes, yung sinabi niyang
sa inyo ang diploma kung hindi ka makatao. Parang yun nga mga tropos, alam nyo naman na kapag sinabing may pinag-aralan ka, sure ball, meron yung diploma. Yun yung parang tinutukoy dito ng batang Elcris eh, ng idol Elcris na sayang yung pinag-aralan mo. Kung ganyan lang din naman pala ang ginagawa mo. Hindi ka makatao, hindi ka patas, gumalaw. Parang ganun ang ibig niya sabihin eh. Hindi yan nila lahat talaga, pero ganyan kasi talaga ang nangyayari mga tropa. Kumbaga, dahil may posisyon ka, lahat na lang ng pwede mong kuhanin o kahit hindi sa'yo ay kinukuha mo na. Inaangkin mo na at pati illegal ay talagang inayaan mo na na dapat ay inaasahan sa'yo ng taong bayan. Na dapat ay ikaw ay sumusupil o ikaw dapat na nagtutuwid ng balikong daan mga tropopits. So yun tinutukoy dito ni Idol Elcris. Kaya di nakakapagtaka talaga at itong bata na to ay nanalo. Dahil talagang deserve niya. Nakita nyo, himayin nyo. Sa mga bago pa lang nanonood dito sa akin channel, eh talaga namang itong si Idol Elcris, pasyalan nyo ang kanyang YouTube channel at isa-isayin nyo. Kung may oras kayo, isa-isayin nyo yung sana yung kanyang mga kanta at pansinin nyo kung ano ang bawat laman nun. Talaga namang malupit at napakabangis at talagang tungkol yan sa realidad ng buhay at talagang real talk mga tropa pits. At isa to sa itong pinamagatang hatol na mapapansin yung talagang makatotohanan na talagang totoo. At ito'y hango sa inspirasyon. Hango sa totoong buhay o talagang kung ano yung na-experience dito ni Idol Elcris. Ginamit sa lihim ko na liham para inyong maunawaan aking mga kababayan. Mabango na salita, yun lamang ang kailangan. Ibang klaseng magnanakaw, humarap lang sa formalan. Lasin nyo ang likod ng maskara mo'y mabuksan. Mga barado na isip, huwag nyo sanang pagtakpan. Buksan nyo inyong mata, yung aba ay pakinggan. Kaya andyan sa upuan dahil sa hatol lang ilan. Kaya At yun, yung sinasabi niya na yun, kumbaga, yun talaga sa mga may posisyon to sa gobyerno. Siyempre, kung hindi nyo sila iboboto, eh, hindi sila mapupunta doon. Kumbaga nasa taong bayan din talaga ang desisyon mga tropopits. Pero alam naman natin na nabibili ang boto dahil nga sa pera. Kaya sinabi rin sa unang verse dito, talaga namang ang pera ay masyadong makapangyarihan masyado. At talagang lahat naman talaga ay sa pamamagitan ng pera ay pwede mong mabili, magawa, o talaga namang mapaikot ang bungta ang lahat ng tao sa pamamagitan ng pera mga tropopis. Kaya dito ay tinutukoy ni Idol Elcris na ibukas natin ang ating mga mata. Kumbaga, ibig niya sabihin, huwag basta-basta bumoto lamang kung sino-sino na hindi tayo sigurado. Pero hindi natin masisisi ang mga tao dahil alam niyo naman ang pera talaga ay nakakasilaw. Yan ay gusto nila, silang bahala dyan. Tayo, ako, katulad nyo. Hanggang katulad nito sa nangyayari ngayon, hanggang tingin na lamang, hanggang komento na lamang. Kaya katulad nito sa pamamagitan ng kanta na to, dito lang kayang ibigay o bahagi ng idol nating si Elcris ang kanyang saloobin dito sa pamamagitan ng kanta na to. Hindi niya to nilalahat. Hindi ko rin po yun nilalahat mga tropopits. Pero ito'y base sa laman ng kanta at base sa nangyayari talaga sa realidad. Balik tanaw, nililigaw mula ikaw. Lumilitaw ka ng uhaw na silaw ka sa haring araw. Sa ibabaw na hinog ang hilaw mong pananaw. Sarili mo'y sinisigaw para makita ng malinaw. At madaya ang mundo kung sino pang naaape. Marurume sa paningin ang kamay na kumakate. O malingaso ang amoy na mas masahol sa labi. Malansa ang lansangan ng kumalat ang dumi. Sana'y maunawaan niyo lahat ito. Di naman lahat pero ito ay totoo. Mga nasa taas, sana maging mabuting tao tayo. Maging pantay ang turing sa kapwa Pilipino. Sa lape, bumubuhay, mahimala, sumasawi. Kahit pilay, ilalakad, ninipinan mga bungay. Kung sa lape ang kakampi, matakot ka sa salape. Gagantihan ka ng langit, may iba kang katunggali. Ayan ang sinasabi ko mga tropa pits. Sa lape. Pera mga tropa pits. Pera naman kasi talaga umiikot. Talagang umiikot yan sa buong mundo. Talagang pera ay masyadong makapangyarihan. Kaya nga tinutukoy niya dito, pati bungi, pati mga talagang magagawa ng paraan. Yun ang ibig sabihin dito ng batang Elcris na sa pamamagitan ng salapi, lahat ay mapapaikot, lahat ay magagawa mo. Kung ano man ang gusto mo, mali man o tama, magagawa mo basta meron ang salapi, mga tropa pizza. Yun ang tinutukoy dito.
ni Idol Elcris at nakita nyo kung gaano yung kalupit. At sinabi niya dito, talagang hindi niya yun nilalahat mga tropa pits kung malulupit. Hindi daw nilalahat ng batang Elcris pero yun ang realidad na nangyayari sa totoong buhay. At dito sa pamamagitan ng kanta na to, dito niya inilalabas yung gusto niyang saloobin ni Idol Elcris. At yun nga sinasabi ko sa inyo, itong si Idol Elcris ay deserve talagang manalo sa palaro ni Kuya. Dahil nakita nyo at mapagbabasihan nyo yung mga, kahit yung mga nakaraan niyang kanta, ay talaga namang may laman at may kabuluhan talaga mga Tropovich. Ganyan kalupit si Idol Elcris. At talaga namang dito sa kanta na to, ay masasaktan ang dapat masaktan. Pero pasensya na kayo, hindi yan nilalahat. Ito ang aking sariling opinyon sa panahong kasalukuyan. Isang batang namuhay sa bansang sinilangan, namulat sa realidad, pilit pinabago ang aking katauhan, upang pagdating ng araw ay hindi kayo tutularan. Elcris nga pala, nanggaling pa sa lupang pangako. Mindanao, peace out. Atol Elcris. Yeah! Woo! Lakas noon mga Tropo Pits, nakita nyo yun. Talagang nag-adlib pa dun si Idol Elcris at talagang sinasabi niya dun. Bata pa talaga to si Idol Elcris. 21 years old lang to si Idol Elcris. Napakabatang bata talagang dito sa mga kanta niya. Ang layo pa na mararating nito. At talagang isa ako sa number one fans mo, Elcris. At talagang congratulations uli, talagang napakalupit mo at napakabangis. At dito sa kanta na to, binanggit niya na hindi niya po yun nilalahat. Pero sa pamamagitan ng kanta na to, talagang namang para mailahad niya o maibigay niya rin yung sarili niyang opinion o maikwento niya yung nakikita niya sa kanyang mga dalawang mata kung ano ang nangyayari sa mundo o nangyayari dito sa Pilipinas, mga Tropovich. Dahil nasa Pilipinas siya, syempre Pilipinas. Pero hindi yan. Sa Pilipinas lang nangyayari, alam natin yan, real talk yan. Sa buong mundo, ay totoo yan, mga Tropovich. At yun, naibigay ko na kung ano yung aking saloobin dito sa kanta na to. At talaga namang ang lakas nito, mga Tropovich. At yung mga gantong kanta, ang dapat talagang maraming nag-view at maraming nanonood. At supportahan po natin yan si Idol Elcris. Kung hindi pa kayo nakasubscribe kay Idol Elcris natin, makikita nyo naman yan dito sa aking maliit na parang monitor dyan, yung kanyang YouTube channel. Pakisubscribe nyo na rin si Idol Elcris, mga Tropovich kung malulupit. Talagang solido yung bata na yan at napakabait niyan. At talaga namang yun mga Tropovich, maraming salamat sa inyo, sa mga nanonood at may balak manood pa lamang sa akin. At thank you very much talaga mga Tropovich kung malulupit. At yun mga Tropovich, yung sana kalimutan mag-like, mag-subscribe. At i-share nyo na rin kung nagustuhan nyo man o hindi kayo ng bahala mga Tropovich. Okay lang yan mga Tropovich kung malulupit. At yun, peace! I'm out!